Magandang araw po. Itong ating pag-uusapan sa ngayon ay tungkol sa napakahalagang bagay sa buhay ng isang tao. Maring mawala na ang lahat ng kaalaman sa mga iba't ibang katuruan ng mga Kristiyano, pero ang bagay nito ay hindi maaari. Ito ay dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos at dahilan ng kanyang pagkakataong tao sapagkat nais niya na makamta ng bawat tao ang bagay na ito, walang iba kundi ang kaligtasan. Ito ang pinakananais ng Diyos na makamtan mo. Ito ang dahilan ng pagkakataong tao ng Panginoon upang tayo'y abutin. Ito ang dahilan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ang dahilan ng kanyang muling pagkabuhay. Kung paano ang Diyos ay nais niyang maligtas ang lahat ng tao, ay ang Diablo naman ay ayaw na may maligtas. So, makikita natin na ang doktrinang ito sa napakatagal na panahon ay pinagdidibatihan ng dalawang grupo. Ang tawag dito ay mga Arminian at Calvinist. Bawat isa ay nagpe-present ng kanilang mga talata tungkol sa kaligtasan. Sa akin po pagtuturo sa mga training school, ay nakita ko na kahit anong mga topic ang turo mo, lahat ay kalimitang bumabalik sa pinaka-basic na doktrina ito, ang tungkol sa kaligtasan. At dito ko nakita na ang mga pastor ay nagkakaroon ng pagkabahabahagi kahit anong pilit na pagkaisahin. Malala ko na minsan ay tuturo ko sa mga siguro mahigit 60 na pastor sa Quezon City. At tinanong ako ng isa, ano ba ang stand mo tungkol sa kaligtasan? Tinanong ko po yung nag-iimbita sa akin kung sasabihin ko ba o hindi. At sabi niya, huwag magkakagulo yung mga yan. So hindi ko po sinabi during that time. Pero kalaunan, dahil ako po ay nagpapatuloy sa pagtuturo sa kanila, ay kailangan mailabas yung katotohanan. Hindi ko pwedeng tago yun kahit ano ang gawin mo sa akin. Kailangan sabihin ko ang katotohanan dahil yun ay bahagi ng aking pagtuturo. So nalaman po nila. At ipinaluwanag ko naman na ang kaligtasan ay hindi katulad ng kanilang ginagawa na napakatagal ng panahon ng dalawang ito, ng Arminian at Calvinist. For almost 500 years, they have been debating about salvation. And sad to say, na bawat isa ay nagki-claim na sila'y nananalo, when in fact, palagay ko sila'y parehong talo. Ano nga ba ang tungkol sa kaligtasan? Ito ba ay nawawala? Ito ba ay hindi? So lahat ng bahagi nito, mga kapatid, ay nais kong pag-aralan natin. Kailangan maunawaan natin ng malinaw. Kung wala po sa Biblia ang aking sinasabi, sasabihin ko po sa inyo. Pero una sa lahat, hindi tayo pwedeng gumamit sa mga talata na gusto lang natin. Kailangan tingnan natin ang lahat ng aspeto ng bagay na ito. Ang problema sa marami, kapag gusto nila ang talata, ay niyayakap na nila, ito lang ang pinanghahawakan nila tungkol sa kaligtasan. Huwag natin gawin yon. Tila baga sinasabi natin na mas magaling tayo sa Diyos, na ito lang ang gusto natin at ayaw natin dun sa iba. Bagamat meron pong tamang pag-iinterpret sa banal na kasulatan, kailangan pa rin natin suriin kung paano paggamit sa talata. Pero kailangan i-consider natin ang lahat ng talata na tumatalakay tungkol sa kaligtasan. Sa akin po, mga ginawang aklat at iba-ibang aspeto ng bahagi ng kaligtasan ng tao, ay nakita ko na hindi bababa sa 200 na talata tungkol sa kaligtasan sa Biblia. Kaya kung ang pinanghahawakan mo ay 1, 2, 5, 10, maaari ba makinig ka muna? Maaari ba maupo ka? Maaari ba, tingnan mo maigi ito sapagkat ito'y napakahalaga. Kung nais natin na magkaroon ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo, alisin muna natin ang kaisipan. I am not an Arminian, I am not a Calvinist, I am after what the Bible says. Yan po ang siguraduhin ko sa inyo. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaligtasan? Yan ang mahalaga sa akin.
Hindi po yung ating denominasyon sapagkat kalimitan ay nagbibigay ng takip ng kaisipan at mata ang denominational biases. Totoo po yan. Kailangan isang tabi muna natin. Ako po ay galing na rin sa mga iba't ibang grupo, galing sa reliyon. Subalit nakita ko na talagang dito pagdating sa kaligtasan ay ang daming debate na nangyayari. Tila baga ang Diyos ay nilito tayo, ang tao, sa aral na ito. Pero hindi po, ang Diyos ay mabuti, nais niyang maunawaan ng tao ang tungkol sa kaligtasan. Subalit ang tao, minsan ay hindi interesado sa katotohanan, minsan ay pabaya, minsan ay nanghahawak na lang siya sa doktrina ng kanyang grupo, minsan ay gusto niya yung madali. Well, kapag ganyan po ay malamang hindi tayo makakatuklas ng katotohanan. Panahon na para isang tabi muna natin lahat ng ating mga natutunan. Tingnan natin, tingnan ninyo kung ano itong aking tuturo tungkol sa kaligtasan na nakita ko sa banal na kasulatan. Wala po akong nakitang kasinlinan doon. Hindi po ako nagmamarulong, hindi po ako nagmamagaling, pero nakita ko na wala pong nagpepresent pa ng katulad na aking sasabihin sa inyo, ng aking ipapakita sa inyo tungkol sa kaligtasan. At alam natin na ang kaligtasan ay isang bagay na nais ng Diablo na ayaw mong maunawaan. Alam nyo, ganito po ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kaligtasan. Ang una, dito na sa aming reliyon ay may kaligtasan. Membership, kailangan mo maging miyembro. Yan po ay imposible. Wala pong reliyon, sapagkat kung ang reliyon ay makakapagligtas, wala pong reliyon makakapagligtas, sapagkat kung may reliyon na makakapagligtas, ay hindi napaparito ang anak ng Diyos. Bukod doon ay napakahalaga ng buhay, ng dugo para sa kaligtasan ng tao mula sa problema. Ano ang problema? Mamaya ay ipapakita ko sa inyo, sapagkat yan pong napakasimpleng bagay na yan, ang hindi natutumbok ng marami, kaya't hindi sila humahantong sa malinaw na katuruan tungkol sa kaligtasan. Muli, sasabihin ko po sa inyo na kailangan natin i-consider lahat ng sinasabi ng Biblia. Hindi tayo pwedeng maghawak lang sa isa, hindi tayo pwedeng maghawak sa kabila, hindi pwedeng yakapin natin ang iba at itatakwil natin ang mga ibang talata na ayaw natin. Sapagkat ang Diyos ay napakatalino at kailangan nating paniwalaan na hindi po salusalungat ang kaisipan ng Diyos maging sa kaligtasan. So, tanggapin po natin ang katotohanan ito. Alam nyo, hindi pwedeng ipagsawalang bahala ang tungkol sa aral na ito. Kailangan bawat tao, kapag ka ikaw ay hindi interesado tungkol sa kaligtasan, ang Diablo ay nagtagumpay na tuwang-tuwa sa iyo, na tila nakaakbay sa iyo, na sabi niya, okay ang iyong ginagawa. Ang mga iba naman, ang pangunawa sa kaligtasan ay minsang ipahayag mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay sapat na. Pero bakit ang daming kumukontra? Bakit hindi tinitignan kung bakit may kumukontra ang mga talata tungkol sa bagay na ito? So, pag-isipan din natin yan. At, sabi ko nga, there are about 200 plus na talata tungkol sa kaligtasan. Iba-iba ang aspeto nito na kailangan nating maunawaan. Now, sasabihin ko po sa inyo, nais ng tao ay madali lang. Malala ko, may isang tracts po ako na nabasa. Sabi niya, ang kaligtasan ay napakadali. Samantalang, ang Panginoon ay sabi niya, mahirap ang maligtas. Sino ang totoo? Ang tao o ang Panginoon? So dyan pa lamang ay makikita nyo na marami ay nag-present ng napakadali tungkol sa kaligtasan. Iba po ang tama sa madali. Kung ikaw ay papipiliin sa tama at madali, sinisigurado ko marami ay papanig sa madali. Subalit ang kaligtasan ay hindi ganong kadali. Maraming talata sa Biblia na sinasabi na ang kaligtasan ay hindi madali. Bakit nga ba? Ang kaligtasan ay tila minsanan, pero bakit nga ba tila ang kaligtasan ay doon mo pa malalaman sa bandang dulo? Let us consider all these thoughts so that we can understand what salvation really is. Now,
Ang una ko pong gagawin ay ipipresent ko po sa inyo sa pamamagitan ng illustration. Bibigyan ko kayo ng illustration, kaya ako may whiteboard dito sa aking likuran, ay upang ipakita muna sa inyo kung paano ang pagliligtas ng Diyos, and with that, with all the verses that I can present, so that you may understand it clearly. Hindi ko po alam kung hanggang saan ang aabutin ng bagay nito. Ang gusto ko po ay maging malinaw. Gusto ko po ay maging malinaw. Kaya tara na po, huwag kayong aalis, panuunin niyo maigi kung ano nga ba kaligtasan, sapagkat ako'y naniniwala, kung tayo'y maniniwala sa sinasabi ng Biblia, tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa. Ang ating kapanahonan, napakaraming dinamensyon, relihiyon, at iba-iba ang presentasyon ng kaligtasan. Ang Diyos ba ay nagbigay ng ganitong kalituhan sa kanyang salita? Ako'y naniniwala at hindi. At ang sabi ng Kawikaan 25:2, sabi niya, it is the glory of God to conceal matters. It is the glory of kings to discover matters. So kailangan tayo ay magkaroon ng pagdidiskubre. Ang Diyos ay nais niya ng mga tao na seryoso na maghanap ng katotohanan. Kung hindi ka interesado, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, si Satanas ay tumutuwa sa kalalagayan mo. Kahit ikaw ay nag-church, kahit ikaw ay may denominasyon, kahit ikaw ay nagpupunta at nagbibigay sa iyong iglesia, kapag ka hindi mo naunawaan ang bagay nito, malamang mali ang iyong pananaw at nanganganib ka na iyong pinapaniwalaan, sapagkat yun ay mahalaga sa iyong pamumuhay. So, puntahan na natin. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Magkukwento po ako sa inyo habang sinusulat ko po ang mga ilang talata. Sundan po ninyo maigi at makita ninyo kung totoo, tama ang aking tinuturo. Kapag walang talata ay medyo dumistansya muna kayo. Pero pag naipapakita ko sa inyo ang mga katotohanan, paniwalaan po natin, sapagkat yan po ay salita ng Diyos. Una, tutukuyin ko po sa inyo kung ano ang problema ng tao at kung ano ang pamamaraan ng Diyos. Napakahalaga ng bagay nito para maunawaan natin kung saan tayo inililigtas ng Diyos. Marami na po akong natanong, saan ba tayo nililigtas ng Diyos? Ang sabi na iba, sa impyerno. Nasa impyerno ka ba? Para iligtas ka ng Diyos doon? Mula doon? Sabi niya, hindi. Saan kayo nililigtas ng Diyos? Sa puot ng Diyos. Ikaw ba ay nasa puot na ng Diyos? Hindi. So, saan ka nililigtas ng Diyos? Ililigtas niya ako para ako sa mapunta sa langit. Napakaraming bagay, no? Na napakasimple. Ito lang, kapag hindi natin nakuha ang pinakaugat ng bagay, ng problema ng tao, hindi mo talaga matutuklasan kung ano at paano ang kaligtasan. So, pupunta lang po tayo. Magpasimula po ako sa kwento sa langit. Alam natin sa kwento sa langit, sulat po ninyo ito, ang Diablo ay nagrebelde laban sa Diyos. Si Satanas na dati ay tagapanguna sa pagpupuri sa Diyos. Nagkaroon siya ng pagmamakataas, nais niyang pantayan ng Diyos, at sa kanyang puso ay natuklasan ng Diyos ang bagay nito. Isang bagay na nais kong maunawaan niyo na katotohanan, ang Diyos po ay inililihim niya sa kanyang sarili ang laman ng ating kaisipan at puso. At ito ay tinutuklas niya kung nais niya. Pero pribilehiyo yan na ibinigay ng Diyos sa tao. Ayaw ng Diyos na pakilaman ang ating desisyon, ang ating mga kaisipan, tayo ang dapat makatuklas ng mga bagay nito. So sabihin ko po sa inyo, ang mga talata sa mga kwento na ibinigay ko sa inyo, sa aklat ng Isaiah 14:12-15, ay makikita natin doon kung sino si Satanas at ang kanyang pagre-rebelde. Sa Ezekiel 28:12-19, ay makikita ang karugtong, ang ibang detalye ng bagay na ito tungkol sa kalalagayan ng Diablo hanggang sa kanyang pagre-rebelde. So ang kwento natin ay nagpasimula sa langit. Ito po siya. So, isulat ko po rito, ito po ang langit. Halimbawa, this is heaven. So, base po doon sa aking binanggit sa inyo, ay nagkaroon ng problema.
Dahil doon ay ang diablo ay walang lugar sa langit. Siya po ay napunta sa isang lugar. Now, ang Diyos ay doon pa man ay nais niyang magkaroon ng pamilya. Maraming miyembro ng pamilya na katulad ng Panginoon. Siya po ay gumawa ng mundo, ang mundong ito, na ipapamana niya sa tao. Yan po ay nababanggit ko doon sa, anyway, sabihin ko na lang sa inyo rito. Ang Diablo ay nanahan sa mundong ito na pangit nung araw. Ito ay pinapangit ng trilyon na anghel na nagrebelde laban sa Diyos na ang tawag natin ngayon ay mga demonyo. Subalit isang araw, sa plano ng Diyos na ito, sapagkat walang makakapigil sa plano ng Diyos, sabi ng Job 42:2, ay itinuloy niya ang kanyang plano na magkaroon ng maraming pamilya na katulad kawangis ng kanyang bugtong na anak, na alam natin na siyang mangyayari sa kapanahunan ito at magaganap sa huling araw, huling panahon ng mundo. Ngayon, makikita natin na mula doon sa pinapangit ng Diablo na mundo, ay nagpasimulang gumawa ang Diyos ng maganda. Nagalit ang Diablo nung ito ay ipinamana kay Adan at kay Eva. So ito po ang aking ilustrasyon. Mula doon sa langit, ang problema ay kasalanan. Amen po ba kayo? So hindi po ang problema ay impyerno. Naglaan na lang ng Diyos kalaunan ng impyerno para sa mga demonyo at kay Satanas dahil sa problema ito ng kasalanan. Pero makita natin, ang problema sa langit ay kasalanan dahil sa pagre-rebelde at pagnanais ng Diablo na pantayan ang Diyos. So ito po, ang problema doon ay kasalanan. So ang Diyos ay lumalang ng mundo at sa mundong ito ay ipinamana niya sa tao. Now, dito po natin ilagay. This is eternity past. Eternal past. At pagkatapos, ang Diyos ay lumalang ng mundo at doon sa Garden ng Eden ay naglagay siya ng dalawang puno. Ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama o ang puno ng buhay. So, dalawang puno po yan sa gitna ng alamanan ng Eden. Makita natin na ang dalawang punong yan ay nagpapakita na ang tao ay nakadepende sa Diyos, na kailangan niyang sundin ng Diyos. Meron pong isang batas ng Diyos, ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa lamang bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. At ito ay matutuklasan sa Genesis 2:8-9 at ganoon din sa 16:17. Alam natin ang nangyari kalaunan ng tao ay nahulog sa kasalanan. So ang plano ng Diyos na magkaroon siya ng buhay na walang hanggan, tuloy-tuloy, ay nawala. Yan ang plano ng Diyos kay Adan at kay Eva. Magkaroon ng buhay na walang hanggan sa mundong ito. Dahil sa kasalanan, ang tao ay nahulog sa problema. Lagay ko rito, fall. Fall unto sin. Yan po ang ibig sabihin niyan. So nahulog ang tao sa kasalanan. At sabi ng Biblia, lahat ay mula sa lahi ni Adan, at dahil sa sila'y galing sa lahi ni Adan, lahat sila ay naging makasalanan. Sabi ng Roma 5:12, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao at nagkasalang lahat, kaya ang kamatayan ay lumaganap sa lahat. Sabi ng Roma 3:23, basahin po ninyo, all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi ng Ecclesiastes 7:20, walang gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala o hindi nagkasala. At dahil sa kasalanan yan,
ay nahiwalay ang tao sa Diyos. Sabi ng Isaiah 59:2. Alam natin, ang problema sa langit ay kasalanan. Ano ang problema dito sa mundo na ibinigay ng Diyos sa tao? Kasalanan. Sin. Man fall into sin. So isulat ko po rito yung mga talata na binabanggit ko sa inyo. At ito ay Roma 5:12. Sabi ko kanina, pumasok kasalanan sa pamamagitan ng isang tao. 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. At pagkatapos, sabi ng Ecclesiastes 7:20, ilan lamang po ito sa mga talata na nagpapakita na ang problema ay kasalanan. Ecclesiastes 7:20. At ang sabi ng Isaiah 59:2, dahil sa kasalanan yan, nahiwalay ang tao sa Diyos. Nais ko pong makita natin ito. Sinabi ng Diyos na mamamatay sila sa araw na sila'y kakain sa bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Muli, banggitin ko po sa inyo sa Genesis 2:8-9, doon yung makikita itong aking mga sinasabi, at sa talatang 16 at 17, kumain ang tao at sila'y nagkasala sa Diyos. Ang tanong, namatay ba sila? To ang tutupo, sila'y namatay. Spiritually, kailan puntahan sila ng Diyos sa Garden ng Eden, sabi ng Diyos, "Where are you?" Yung kanila, yung imahe ng Diyos na ipinagkatiwala, napakahalaga na connecting link ng Diyos sa tao ay nasira. So ang Diyos ay hinahanap sila. Pangalawa, malamang ay binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon upang umamin. Pero alam natin, ang ginawa ng tao, sabi ng babae, ang ahas na ito. Sabi ng lalaki, ang babaeng ito. Nananahulugan na tila ang Diyos pang sinisi nila sa kanilang pagkakasala at hindi sila napatawad ng Diyos. Tandaan natin ang katotohanan ito sa buhay ng tao. Hanggat hindi ka umaanin sa iyong kasalanan sa Diyos, ay hindi mo matatanggap ang kapatawaran. So ang pagkakataon ay binigay ng Diyos sa kanila ay hindi nagkaroon ng ikinaganda. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng paraan. Nais niya na ang kanyang obra maestra, ang tao, ay hindi mawala sa kanya. So noon pa man, sa aklat ng Genesis 3:21 ay makikita natin na ang Diyos ay gumawa ng solusyon. Ano ang ginawa ng Diyos? Ganito po ang mababasa sa aklat ng Genesis. Genesis 3:21. Sabi po rito, "The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Then the Lord God said, 'The man has now become like one of us, knowing good and evil.'" Nabuksan po sila sa mundo ng kasalanan, ang tao. And sabi rito, "He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever." So the Lord God banished them from the Garden of Eden to work on the ground. And then, dito po ay makikita natin, "The Lord God made garments for skin for Adam and his wife and clothed them." Alam niyo po, kung titingnan niyo ang kwento, ang tao ay nakadamit na ng mga dahon. Subalit, bakit sila binihisan ng Diyos sa balat ng hayop? Sapagkat alam natin na dito ay ang nais ng Diyos na ipangtatakip sa kasalanan ay dugo. Sa panahon na yan, ay ang anak ng Diyos ay siya ang gumawa ng daan. Kaya later on sa aklat ng Psalm 110:4, ay siya ay magiging sasordote. Siya ay naging saserdote na sa panahong ito. Siya ay namagitan sa Diyos at sa tao upang sa ganon ay magkaroon ng panunumbalik ng relasyon. Now, makikita natin kalaunan na ang dugo ay napakahalaga sa bawat kasalanan. Kailangan ng paghahandog.
So mula sa buhay ni Cain at Abel ay makikita natin may bagahan doon na kung saan ay may problema. Sino ang nagturo sa kanila? Of course, ang kanilang mga magulang. Itinuro ng Diyos kay Adan at kay Eva upang mapanumbalik ang kanilang fellowship, relasyon, kaugnayan sa Diyos ay kailangan nilang maghandog para sa kanilang kasalanan na siya itinuro ng kanilang mga magulang kay Cain at Abel. So, ang Diyos ay, o ang tao ay alam niya na siya ay may problema. Tanungin ko po kayo ulit, ano ang problema ng tao? Kasalanan. Hindi po impyerno, hindi po parusa ng Diyos, o kaya ay hindi ang hindi pakapunta sa langit. Ang problema ng tao ay kasalanan. Bakit ko po inuulit ang bagay nito? Sapagkat gusto kong makita ninyo na kung saan tayo inililigtas ng Diyos ay sa kasalanan. So ano ang solusyon na ginagawa ng o ginawa ng Diyos o ng tao para sa kasalanan? Balikan po natin ang aking ilustrasyon. Una, natutunan ng tao ang paghahandog ng dugo. Ang dugo ay ng hayop ay pangtakip sa kasalanan. Pero problema pong malaki yan sapagkat hindi po ito naglilinis ng kasalanan katulad ng dugo ng kordero. Malala nyo later on, sabi ni Juan Bautista, "The Lamb of God who takes away the sin of the world." Yun ang kaibahan ng dugo ni Kristo. Minsan lamang inihandog at ang kanyang banal na dugo ay sapat na para sa kasalanan ng mundo ito. Yun nga lang ay kailangan pagsisihan ang mga kasalanan ito. Now, so una ay kailangan ng dugo, blood, para magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Blood. So, mahalaga po yan. Ano? Itinuro yan ng Diyos sa kanila. And then, tinuruan sila ng Diyos kung paano magkaroon ng relasyon, ng buhay, ng pagpapala sa pamamagitan ng mga batas ni Moises. So, merong mga batas ni Moises na itinuro ng Diyos na dapat nilang sundin na alam natin na hindi nila nasunod. Moses' law. And then, ang tao ay gumagawa ng relihiyon para abutin ang Diyos. Lalong itong bonsai o kaya ay hindi aabot sa Diyos ang gawa ng tao. Yung unang dalawa ay pamamaraan ng Diyos para sana magkaroon sila ng kaugnayan. Ang relihiyon ay makikita natin yan sa panahon ng Tower of Babel na ang tao alam niya na may problema siya and they wanna worship God in the way they want. That is a religion. So, ang relihiyon ay hindi rin nakakaabot sa Diyos. Pagkatapos ay ang paggawa ng kabutihan. Ito ang pamamaraan ng tao upang sana ay maibalik ang kanyang relasyon sa Diyos. Good works. Good works. Lahat po yan ay hindi umaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Malinaw po ang sabi ng Biblia. All have sinned and fall short of the glory of God. Muli, nais ko sabihin sa inyo, ang dugo ng hayop ay lalong nauungkat ang kasalanan ng mga tao kapag sila ay nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi nakakaalis kasi ng kasalanan ang dugo ng hayop. Nakakapagtakip lang. Temporaryo siya. So, hindi umuubra. Ang pagsunod sa mga kutusan ay nagdala ng sumpa sa mga Israelita, sabi ng Aklat ng Galacia 3:10. Ang reliyon ay hindi naging daan upang sila ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ang mabubuting gawa ay hindi sapat. Ang sabi ng Biblia, lahat ng mabubuting gawa ng tao ay pawang basahan sa mata ng Diyos sapagkat yon ay tinatalo ng mga kasalanang nagagawa ng tao. So ang solusyon ay wala sa tao. Walang magagawang tao para makaligtas siya sa kabayaran ng kasalanan. Ulitin ko po, ano ang problema ng tao? Kasalanan. So ano ang susolusyonan ng Diyos? Kasalanan. So ang Diyos po ay gumawa ng daan.
Ano ang daan? Alam natin, sabi lagi ng mga mangangaral, I am the way, the truth, and the life. Inangkin ng Panginoon na siya ang daan patungo sa Ama. So ang Diyos po ang gumawa ng daan. Ang Diyos ay sinugo ang kanyang bugtong na anak. God sent His only begotten Son. Yan po ang sabi ng Biblia. Upang ang tao ay madala niya muli sa kanya. So, wala pong relihiyon, wala pong samahan, walang grupo na makakapagligtas. Ang anak ng Diyos ang isinugo ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. At sa pamamagitan ng krus, doon sa krus ng Kalbaryo, kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay ito ng daan para sa kaligtasan ng tao. Ngayon, walang maaaring galing sa tao na kabayaran ng kasalanan. Ang Diyos, salvation comes from the Lord, sabi ng Jonah tunay. Now, ang Diyos ay sinugo ang kanyang bugtong na anak. At ang anak ay nagkataong tao. Sabi ng Juan 3:16, For God so loved the world, so that He gave His only begotten Son, so that whosoever, that He gave His only begotten Son, so that whoever believe in Him should not perish but have eternal life. Sabi ng Gawa 4:12, walang ibinigay na pangalan na ang Diyos na pangalan sa sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon ay mababayaran ang kasalanan ng tao kapag siya ay sumampalataya. Yun po ang susunod nating pag-uusapan na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang dugo ng Panginoon ay para sa lahat. Wala pong pinipili ang dugo ng Panginoon. Sabi po yan sa aklat ng Unang Juan 2:2. Ganito po ang sabi doon. 1 John 2:2. Sabi po rito, He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. So tingnan po ninyo, doon kasi sa isang paniniwala ay selected lang ang katubusan. No! Ang dugo ng Panginoon ay para sa sangkatauhan at ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng kapatawaran. Nais kong maunawaan ninyo na ang kapatawaran ito po kalimitan ng sinasabi ng Biblia na kaligtasan. God save us from the penalty of our sin. Yan po ang susunod nating pag-uusapan. Pero ituloy ko muna ito. Ang tao ay nagpapatuloy sa daan na malawak. Siya ay patungo sa kapahapakan. Sabihin na natin, ang end dito ay hell. Yan. Apoy. Pero, ang Diyos ay gumawa ng daan. At ang sabi ng Diyos, ng Panginoon, Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon para sa kaligtasan natin. Kailangan nating lumapit sa Kanya. Kailangan nating sumampalataya sa Kanya. Anyway, ang Panginoon ay namatay at ito ay nagbigay ng daan para sa kaligtasan ng tao. At yun ay napanghalagang bagay. So, ngayon, kung magtutuloy-tuloy ka sa iyong landas na malawak, hahampong ka sa kapahamakan. Subalit, ang Panginoon ay nais niya na ikaw ay magkaroon ng ibang landas. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. I am the door, sabi ni Christ. And sabi niya, tumahak kayo sa makitid na daan tungo sa buhay na walang hanggan. Diyan pa lang po ay makikita natin na ang pagpasok sa pintuan ay hindi katulad ng paglakad sa landas tungo sa buhay. Sa pagpasok mo sa pintuan ay magkaroon ka ng buhay sapagkat kay Kristo ay buhay. Actually, ang buhay po
ang kamatayan ay mahiwalay ka sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay buhay at ang sino mang mahiwalay sa Diyos ay walang buhay. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Basahin po ninyo, sabi ng aklat ng Efeso 2:1. Dati mga patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan at pagsuway. So, ang tao na nabubuhay sa kasalanan, sa tingin ng Diyos ay siya'y patay. Patay po siya. Makikita natin na dahil ang Diyos ay buhay, I am the way, the truth, and the life. So makikita natin, kapag ang tao'y nabubuhay sa kasalanan, siya ay patay sa mata ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay gumawa ng solusyon, walang iba, kundi ang Panginoon Jesucristo. Huwag natin ipagyabang ang ating grupo, ang ating sekta, ang ating samahan, ang ating relihiyon. Si Jesus lang ang nagtataglay ng buhay, na maaaring masumpungan ng sino man kung siya ay makinig sa salita ng Panginoon. Kung siya ay magpatuloy sa landas ng buhay. So, we need to enter the narrow door. The door is Jesus. Ang pintuan yan ay si Kristo upang magkaroon ka ng buhay. Now, sa pagpasok mo sa pintuan yan, kailangan mong iwanan ang lahat ng iyong kasalanan, kailangan mong talikuran ang lahat ng iyong pagkakasala. At ang sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Huwag kasi natin putulin ang mga talata. Kasi kapag pinuputol natin ay nagbibigay ng ibang idea. Akala natin kapag lumapit na tayo sa Panginoon, sapagkat yan ang inaalok ng marami. And that is a partial gospel. That becomes a false gospel. Kapag ka pinuputol mo ang talata, come to me all of you who are tired. Pagod ka na ba sa iyong mga pagkakasala? Kailangan mong makita yan. And then cry out to God. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden. Ibig sabihin noon ay isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Hindi nagtatapos sa lumapit ka lang, tinanggap mo si Kristo. Sabi niya, kung mabubuhay ka, take my yoke. Ang ibig sabihin noon ay trabaho. Ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Take my yoke upon you. Ang ibig sabihin ng yoke, ito yung pamato na ang kabila ay nandun ang Panginoon at ikaw dito sa kabila. So, kailangan ay sumabay ka sa Panginoon. Pero sabi niya, learn from me. At maalala niyo, ang unang iglesia sa Aklat ng Gawa, Kabanata 2, ay na-convert sila ng mag-aral si Apostol Pedro. There were 3,000 who believed in that gospel. At ang sabi ng 2:42, and they devoted themselves to the apostles' teaching, to the breaking of bread and to fellowship. Now, kung sinasabi mo na tinanggap si Kristo, ligtas ka na, kuidaw ka. Baka mamaya ay ikaw ay masurpresa kapag ka hindi ka nagpatuloy, hindi ka nagsikap sa iyong pananampalataya. Now, maaari ang iyong pangalan ay tinala sa aklat ng buhay, pero sinasabi na aklat ng pahayan, buburahin ko ang iyong pangalan kapag ka hindi ka nagpatuloy ng tama. Ganun pa man, mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, I'm not against Calvinist. I've been with the Calvinist for several years. I am not part of any, never na nagbasa ako ng libro ng Arminian o ng Calvinist. I read the Bible. At ito ang napakaganda, sapagkat ang Diyos ay nais niya na ipatuklas sa atin ang mga bagay na totoo, tama sa kanyang kaharian, kapag tayo ay nagseryoso sa Kanya. Sa ating pagbabalik, ay titingnan natin ang ibang aspeto ng bahagi ng kaligtasan. Sapat na ba na tinanggap mo si Kristo? Bakit sinabi ng Biblia na tila may kaligtasan, ang kaligtasan ay may tatlong kapanahunan. At sabi nga, saved, being saved, will be saved. So huwag nating itakwil ang mga talatang yan. Huwag natin sipain ang mga talatang yan. Ang gawin natin ay paniwalaan natin na ang lahat ng mga ipinapakita ng Biblia ay tama. Muli, himukin ko kayo. Let us go back to this truth
Bitawan muna natin ang ating mga tinatawag kong denominational bias na dahil itinuro sa inyo yan, kung yan ay ginawa ko, hindi ako makakatuklas ng mga katotohanan ngayon. Kung pinaghawakan ko at niyakap ko ang aking mga natutunan sa mga nauna kong relihiyon, hindi na ako makakatuklas. But I decided na sabi ko, I believe the Bible is truth and I believe that there is truth about this. So yun pong mga bagay na nakita ko na matagal na pinag-aawayan ng mga Kristiyano, God enabled me to reconcile them. At ngayon ay magagamit na natin lahat ng mga talata. Wala tayong tatakbuhan, wala tayong itatakwil na talata sa Biblia sapagkat naniniwala tayo, mas magaling, mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Kung meron tayong hindi na re-reconcile, ay tayo ang dapat mag-aral. Aralin natin, tingnan natin kung ano ang katotohanan tungkol sa mga bagay ito. Babalikan po natin, aalamin natin na bakit nga ba sinabi ng Biblia sa mga tumanggap at nanalig kay Kristo, sila ay mga anak ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nun? Nais ko pong sabihin sa inyo ito bilang pangwakas. Minsan ay may nakausap po ako. Siguro ay wala pa siyang 40, mahigit 30 anyos ang lalaking ito. Malamang ay leader siya sapagkat meron siyang mga kasama na kinikilala siyang leader. Minsan ay lumapit ako at sinabi ko, kayo ba ay, sabi na, mga saksi ni Jehova. Sabi ko, paano maligtas sa inyong grupo? Prangkahan po ito. Paano maligtas sa inyong grupo? Ah, ganito po yan, sir. Sabi niya, at binuksan niya sa akin ang John 17:3, na makilala ka nila na isang Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Alam ko na kaagad na meron siyang tinutukoy doon sa talatang yon, na may isang Diyos at si Kristo ay sinugo, at yun ang kaligtasan. So sabi ko, bakit may nagtanong sa Panginoon? At sinabi ko sa kanya kung saan ang kabanata ng Biblia, sa Mateo 19, lumapit ang lalaking ito, sabi niya, what must I do to inherit the kingdom of God? Ang sagot ng Panginoon ay obey the commandments. Paano mo ma-reconcile yan? Sabi niya, ah, ganito yan, sir. So, hindi ko na maaalala ang kanyang mga sinabi. At pagkatapos noon, sabi niya, so makita niyo, nagjajayib ang dalawang ito. Ibig sabihin ay na-reconcile niya. Sabi ko, bakit nang may lumapit sa Panginoon? Sabi ko sa kanya, si Nicodemus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Bago mo ko sagutin, bakit nung may nagtanong kay Pablo, what must I do to inherit eternal life? Ang sagot niya, believe in the Lord Jesus Christ. Bakit nung may nagtanong kay Pedro, brothers, what shall we do? Anong sagot ni Pedro? Repent and be baptized, every one of you. Sabi niya, sir, aminin ko sa inyo, nalilito na po ako, hindi ko po alam. So, sabi ko sa kanya, maaari ba kayong makinig? At maaari bang ako ang magpaliwanag sa inyo, paano ko i-reconcile ang lahat ng ito upang kayo ay magkaroon ng buhay. And na-consume ko ang mahigit 30 minutos para ipaliwanag ito sa kanila. Sabi ko sa kanila, bukas ay may seminar ako sa Tuguegaro City. Kung nais inyo ay umattend kayo. Sabi niya, opo, kaya lang, hindi siya nagtanong ng lugar, hindi siya nagtanong ng oras, so alam ko na siya ay nagsisinungaling at alam ko na hindi siya darating. So makikita nyo na ang daming katanungan sa kaligtasan, huwag tayong gagamit ng isa o dalawa, tatlo, lima, kundi i-reconcile po natin lahat ng mga talatang ito sapagkat ang Diyos ay napakatalino at hindi katulad natin at huwag nating aayawan ang mga bagay na iniligay niya dyan, ang mahalaga ay maging kasangkapan para sa buong katotohanan tungkol sa kaligtasan. Babalik po tayo. Magandang araw po.